Welcome to the vlog. Today, we'll be cooking another very delicious meal. It's called beef menudo with beans. So first we need to boil water, and then I'm gonna pour the 500 grams of beef into the boiling water. I really make it a point to boil the beef first because I'd like to get rid of the excess fats and cholesterol. Kailangan kasi na pakuluan ko muna. Tapos after a couple of minutes, tapon ko yung ano, yung tubig na ginamit ko sa ano, pag-boil ng beef. Kasi andun yung mga excess fats at cholesterol. Gusto ko talagang at least healthy yung pagkain para sa pamilya natin. So I'm gonna boil it for about 10 to 15 minutes para magiging malambot din siya. Tingnan nyo yan o. Tingnan nyo yung beef at saka kitang-kita natin na parang lumalabas yung mga fats niya, yung excess fats, at saka andyan yung mga low density cholesterol, which is very very harmful to our body. So after a couple of minutes, tatapon ko rin yan, sabaw niya. I think it's about done. Parang hindi pa masyadong malambot yung meat ng baka. Oh, ayan na. After draining it, pwede na natin yan isang tabi. And then afterwards, prepare natin yung ano natin. Tingnan mo. Then, let us saute garlic. Wait until the garlic becomes golden brown. Then we're gonna add the onions. There you go, the onions. Then we mix it properly so that even yung ano niya, distribution ng heat. Kunti lang naman yung onions. Ang malaga dito yung garlic talaga. Para sa akin, in my own version, I really love garlic. That's why I see to it that I'll be adding lots and lots of garlic. So, about 7, 7 piraso na garlic crushed. And then, isa lang yung onion. Then I already add the pre-boiled beef. Pre-boiled na ito, ibig sabihin itinapon ko na po yung unang sabaw niya kasi andun yung mga excess fats at saka yung mga cholesterol, the ones that are very harmful to our body. Kaya kita nyo naman, pag baka ang niluto natin, pag malamig na yung dish, kita natin na maraming mantika. Nagiging pag malamig na, pumuputi na yung sabaw. Ibig sabihin, dami talagang ano. Then, as usual, magtimpla na rin ako ng a little salt to taste and some seasoning. If you want, optional, pwede mo lagyan din yan ng ground pepper para medyo kick, medyo anghang na konti. Then you need to mix it thoroughly. Now you already know during my previous videos the reason why I really add salt and seasoning before I add water, because I want the meat to absorb the flavor. Kasi karamihan, yung iba kasi pag nagluluto sila,
doon na sila nagtimpla na nandyan na yung tubig, nilagyan na ng tubig. Mali yun eh. Because if you add water and then after adding water, you allow it to boil for a couple of minutes and then doon ka magtimpla sa meron ng tubig, eh, siyempre naman, eh, kahit masarap yung sabaw, pero yung karne, walang lasa, di ba? Matabang. Kasi hindi nakapag-absorb yung flavors. So that's really the reason why na I make it a point na before I add water or any liquid to the meat that I cook, I see to it na magtimpla muna ko. So I will be adding also Knorr cube. Isa lang Knorr cube para to add more to the flavor. Pero nakita niyo na kanina, nagtimpla na ko, so parang additional na lang yan para yung bangok ng baka. Because that's Knorr beef cube. Eh, you will notice earlier na itinapon ko yung unang sabaw nang pinakuluan ko ng ilang minuto. Because I just wanted to get rid of the excess fats and the cholesterol. Pero nagiging medyo ano na, natanggal na rin yung mga natural flavor ng baka. Kaya I decided to add one Knorr cube, beef cube, para bumalik yung natural na flavor. Then a can of green peas. Here in our locality, we call this one Gisantis, but well, universally it's called green peas. So I figured that I needed to add this one earlier than the rest of the veggies because medyo matigas ito tsaka mahirap palambutin kaagad. So kailangan una kong i-mix yan, una kong i-add yan. Then one small carrot being sliced into desired sizes. Then this one will be followed also by potato. Two pieces potatoes will be added shortly. Ayan, mix it thoroughly. Mix, mix, mix. Then we will be adding the potatoes. Potatoes are also sliced into desired sizes. Hindi naman masyadong makapal yung slice because para maluto agad. You do not want to make to slice it thick because mahirapan ka sa pag-ano niya, sa pagluto. Saka yung ano niya, dapat kasi yung texture ng potato at saka yung ano, yung carrot, magkapareha lang sila. Ayokong ma-overcook kasi ang mga veggies, so I just wanted to make sure na they will have about the same thickness. Importante yun eh, because pag sobra namang thick yung slice mo ng vegetable, chances are hindi maluluto yung nasa ilalim na portion. So that's why yung ano lang talaga, hindi masyadong thick yung vegetable, especially itong carrots saka potatoes. Then I added one bell pepper, one medium sized bell pepper na i-cutting to desired sizes para medyo pangdagdag sa flavor. Then allow it to boil. Then magic sarap seasoning, about one half of that small pouch. Dapat hindi ganong marami ang ilagdag dyan kasi may timpla na yan. At the very beginning, you notice that we already added some salt. So, one half only of the magic sarap. Then, I'm adding the beans now.
adding the beans. Then we mix it thoroughly para talaga ano yung beans will be mixed with the other vegetables at saka yung ano niya, yung sabaw niya ma-distributed evenly all over the entire dish para yung flavor niya talaga ma-absorb. Kasi yung beans may parang may sauce din yun eh. So if you add it and then you mix it thoroughly, yung mga vegetables, meat and all of the ingredients that you already added will absorb the flavor of the soup of the beans. So I mean the sauce rather, the sauce of the beans. So magiging mas lalong masarap talaga yung dish mo. Now, at this point, need to cook it, simmer it for about 15 to 20 minutes. So that will allow the sauce of the beans and the beans itself to blend with the entire dish. So that talaga yun, ma-absorb yung flavor niya. Ma-absorb sa lahat ng mga added ingredients already. So magiging mas lalong masarap yun. So at this point, as you can see already, it's already cooked. So ready to plate na ito eh. It's ready to plate. So I'm getting hungry already. Actually, I was cooking this earlier today, about 11 o'clock noon time. So plating na tayo. Okay. Yan. Masarap na beef menudo. My version of, kasi maraming mga experts dyan na talagang magagaling luto ng menudo. Itong sa akin, sarili kong version. Kaya I explained earlier, kailangan itatapon ko yung unang sabaw just to make the dish healthy.